Paano ba nahayag sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos? Sinasabi na ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa ay isang Diyos na maibigin at mapagmahal. Mahal ng Diyos ang makasalanan, ngunit hindi ang kasamaan ng tao. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagiging makasalanan, ay patuloy pa rin tayong iniibig at minamahal ng Diyos. Bakit ba tayo ipinagmamalasakit ng Diyos? Bakit niya tayo iniibig o minamahal? Sinasabi sa aklat ng Genesis sa Kapitulo 1, ang talata ay 26, tayo po ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis at sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin, natatangi po ang paglikha ng Diyos sa tao. Sa lahat ng kanyang mga nilikha, tayo lamang ang nilikha ayon po sa kanyang pamantayan. Ito nga po yung kanyang wangis o yung kanyang larawan. Kaya gayon na lamang ang pagmamalasakit sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ayaw niya na mapahamak o maligaw ang bawat isa sa atin. Ganun din mababasa natin sa aklat ng Isayas na ang Diyos ay ating Ama at ang ating kaugnayan sa Diyos ay itinulad sa isang magpapalayo at tayo yung kanyang malagkit na putik na iminumold o nililikha. Kaya nga sabi sa talatang ito, kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Pinapatunayan ng isang katotohanan na ang Diyos ang may-ari at may karapatan sa bawat isa sa atin. Tayo ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman ganun na lamang ang pagmamalasakit niya sa bawat isa sa atin na tayo po ay mapabuti at hindi po mapahamak. Ngayon, anong uri ng Diyos ang ating manlilikha? Ano bang klaseng Diyos ang ating Panginoon Diyos? Sinasabi po sa 1 Juan 4:8 na ang Diyos po ay pag-ibig. Ibig sabihin, hindi lamang po basta umiibig ang ating Panginoon Diyos. Pinapatunayan po na ang Diyos po mismo ang source ng pag-ibig. Kaya naman ang isang tao na hindi kayang magpamalas ng pag-ibig ay hindi totoong nakikilala nila ang Diyos. Kapag ang isang tao naglilingkod, merong relihiyon na pinipresent. Subalit hindi naman nagpapamalas ng di kawasang pag-ibig sa tao, bagkus ito ay kanyang pinagbabantaan, ito ay kanyang pinagsasalitaan ng masasama, at ang pinaka-worst ay gusto niya itong patayin. Natitiyak po natin na hindi po tunay na nakakakilala sa Diyos ang ganitong mga tao. Sapagkat ang sabi sa Bible, ang hindi umiibig sa Diyos ay hindi tunay na nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya makikita po natin ang isa sa mga katangian ng Diyos na hindi po pwedeng makopya ng mga Diyos-Diyosan. Sa lahat ng mga kinikilalang Diyos, ang tunay na Diyos lamang ang kayang magpamalas ng pag-ibig sa kanyang mga nilikha. Ngayon, paano nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kung totoong minamahal tayo ng ating Panginoon Diyos, paano ba nahayag ang kanyang pagmamahal sa bawat isa? Ang una, tayo ay ipinagmamalasakit niya. Sa katotohanan po, mga minamahal, ang ating po Panginoon Diyos ang may pinakamalaking pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kung meron mang mga kakilala tayo na nagmamalasakit sa atin, siguradong hindi kayang tumbasan ng mga ito ang pagmamalasakit at pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Sinasabi nga po sa aklat ng Hebreo, huwag kayong magmukhang pera, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Isang pananalita na ginagarantihan ng Diyos na kung tayo po ay magpapasakop sa kanyang banal na kalooban, susunod tayo sa kanyang mga utos, ang Diyos po hindi po tayo pababayaan. Ito'y pananalita na pangako ng ating Panginoon Diyos sa sino mang magtitiwala sa Kanya. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, itinuturo niya sa atin na hindi tayo dapat mabalisa sa anumang bagay. Huwag tayong mag-alala na baka tayo ay kapusin, may kinalaman sa ating pagkain, sa damit na ating isusuot, o sa inumin na ating iinumin. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ito ay pananaw ng mga walang pananampalataya, para bagang walang Diyos na tumutulong sa kanila. Kaya nababahala sila tungkol sa mga bagay na iyan. Ang sabi ni Jesus na alam na inyong Ama na nasa langit na kailangan niyo ang lahat ng mga bagay na iyan. Ibig sabihin, hindi ho nalilingid sa kaalaman ng Diyos ang ating pangangailangan. Igit sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin o nais nating makamit, ay igit natin pagsikapan na tayo po ay mapagharian ng ating Diyos sa ating mga pamumuhay. Sapagkat yung mga bagay na atin pong kinababalisaan, ito po ay karagdagan na lamang na ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, meron po talagang magandang plano sa hinaharap ang ating Panginoon Diyos. Yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin, ito ay karagdagan lamang, bonus lamang po ito. Pero ang problema, tayo maasta na parang ito yung main source ng ating buhay.
Hindi nga ito halos pinagkakaabalahan ng mga tunay na alagad ni Jesucristo. Pero hindi natin sinasabi na hindi tayo dapat magsikap sa ating pamumuhay. Dapat po tayo magsikap para magkaroon ng magandang kinabukasan. Subalit, alam ng Diyos na kailangan natin ang mga bagay nito at kaya niya itong ipagkaloob sa atin. Nais ng Panginoon, unahin po natin siya, unahin natin ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Nais ng Diyos na unahin po natin na tayo po ay kanyang mapagharian. Ikalawa, iniingatan tayo ng Diyos sa lahat ng masama. Opo, mga minamahal, kaya pong gawin ng ating Diyos, naingatan po tayo sa lahat ng uri ng kasamaan sa sanlibutan ito. Ganito po tayo pinagmamalasakitan ng ating Panginoon Diyos. Katunayan, ito po yung panalangin ni Jesucristo para po sa kanyang mga alagad. Ang sabi sa Juan 17:15, na ayaw ng Panginoong Jesus na alisin ang kanyang mga alagad dito sa sanlibutan ito. Kundi ang gusto ni Jesus ay ingatan mo sila mula sa masama. Pansinin niyo po, mga minamahal, kung hindi po kayang ingatan ng Diyos ang bawat isa sa atin, idadalangin ba naman ito ni Jesus? Napakita po na kahit ang Panginoong Jesucristo ay nagtitiwala na kaya ng Diyos na ingatan ang bawat isa sa atin. At talagang ginagawa niya ito. Kaya nga po, noong tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin, bahagi ng kanyang panalangin, huwag mo anya kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sa mga katuwid, nahahayag po ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat iniingatan tayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng uri ng kasamaan. Ikatlo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay iligtas. Siguro po masasabi natin na ito na po yung pinakasukdulan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bunga ng kanyang malalim na pagmamahal ay nagawa niyang ipagkaloob yung kanyang kaisa-isang anak para po sa ating katubusan. Pansinin ninyo mga kaibigan, tayo po ba kung meron po tayong anak, ay kaya ba natin pumunta doon sa kulungan? At sabihin po natin sa tao na pwede bang yung anak ko na lang ang makulong kapalit ng isang tao na makasalanan na nasa loob ng kulungan? Sino ba yung tao na kayang ibigay yung kanyang anak para sa isang makasalanan? Pero alam niyo po ba, dahil mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, gusto niya na tayo maligtas, ayaw niya na tayo mapahamak, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, yung kanyang pinakamamahal na anak, para lamang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas bunga ng ating mga kasalanan. Ang sabi nga po sa aklat ng Juan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya naman ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ipinapakita ng talatang ito na napakalalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung ikaw ay isang tao na walang malasakit sa Diyos, ni hindi ka kumikilala, sumasamba o naglilingkod sa Kanya, hindi ka ba mahihiya na ang ating Panginoon Diyos, bagamat hindi natin binibigyan ng oras, ay may kapahayagan pala ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Kanyang anak, tayo po ay may pagkakataon na maligtas. Sa makatwid, hindi natin kayang tawaran ang pag-ibig ng Diyos. Ganito kalalim ang kanyang pagmamahal sa atin. Sukdulang gawin niya na yung pinakamagandang paraan na nalalaman niya upang tayo po ay matubos sa kasalanan. Isipin po natin, tayo na po yung nagkasala. Pero ang Diyos pa ang gumawa ng paraan upang tayo po ay iligtas. Yamang ang Diyos kasi ang lumikha at may lalang sa atin, siya din po yung may pananagutan at pagmamalasakit na tayo po ay iligtas. Ngayon, sa pagkaunawa na ang Diyos ay nagpamalas ng di kawasang pag-ibig sa atin, paano ba natin masusuklian ang walang hanggang pag-ibig niya? Sa katotohanan po, mga minamahal, hindi po natin talaga kayang masuklian ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Subalit kahit papano, ay meron tayong pwedeng maging katugunan sa kanyang pagmamahal sa atin. Ito po yung atin din po siyang pakamahalin at kilalanin sa ating buhay. Ang sabi po sa unang Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ang tao na tunay na may pag-ibig at nagpapamalas din ng pag-ibig sa Diyos, hindi po kabigatan ang pagsunod sa kanyang mga utos. Sa katotohanan, ito po ay kagalakan nila. Kaya bilang tayo po ay pinagmalasakitan, minahal at inibig ng Diyos ng totoo, marapat lamang na atin po siyang ibigin. Paano po natin to isasagawa? Ang sabi sa Bible, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Subalit, hindi naman po nais ng Diyos na para tayong sumusunod sa isang bagay na dahil sa ito ay napipilitan tayong gawin. Na kaya tayo sumusunod, dahil kaya tayo parusahan ng ating Panginoon Diyos kung tayo po ay magkakasala. Ang gusto ng Panginoon, ang ating maging pagsunod
ay gawing may pagkukusa sapagkat naunawaan natin na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga sa aklat ng mga awit, huwag kang tumulad sa kabayo o sa mula na walang pag-unawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Ganito po kasi yung mga hayop, hindi nila nauunawaan yung ipinagagawa sa kanila. Kaya nga meron silang mga renda na para madiktahan sila na parang robot. Bagamat may sariling damdamin din ang mga hayop, pero wala silang pang-unawa na kagaya ng pang-unawa ng tao. Ito po yung ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Huwag daw tayo tumulad sa kabayo o sa mula na para lamang tumigil, kailangan pang hatakin ang renda. Ibig sabihin, kusang pagsunod, kusang pagpapasako, kusang pagkakaloob ng ating buhay sa Kanya. Yamang ang Diyos ay nagbigay ng pinakamataas na pagmamalasakit at pag-ibig sa atin, nais ng Panginoon ibigay din natin ang ating mga buhay alang-alang sa pagsunod sa Kanyang banal na mga kalooban. Sana po naging maliwanag po sa bawat isa, ang maikling pagtalakay may kinalaman sa kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hanggang dito po, pagpalain po tayo.